Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. You're watching me, Tensei. And for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano ko nga ba napagaling yung mga aso ko sa parvovirus. Okay guys, so before tayo mag-umpisa, gusto ko muna magbili ng advice sa inyo sa kung paano nga ba makakaiwas yung mga dogs nyo sa parvovirus. So syempre, kung talagang love nyo yung dog nyo, unang-una nyo dapat gawin is ipa-injection sila ng 5-in-1 vaccine. So, 5-in-1 ba siya or 6-in-1 na siya ngayon? Usually kasi, hindi ko siya, nung mga unang aso ko talaga, wala naman akong idea na may ganong vaccine. So, madalas namamatay din yung aso ko talaga sa parvo. And, karamihan din talaga sa mga aso ko is namatay sa parvo. Diyan si Chin, yung Chin kasi dalawa sila namatay sa parvo, sila Junior, ganun, namatay rin sila sa parvo. So, yung parvo talaga yung pinakamahirap lunasan na sakit ng aso kasi yung parvo, ilang araw lang pwede na silang mamatay. So yun yung advice ko sa inyo para may pamprotekta sila, parang tayo laban sa COVID, meron silang bakuna laban sa parvo. So yun yung pinakauna nilang kailangan, 5-in-1 vaccine. Medyo pricey siya, pero at least, diba, hindi naman kayo masasaktan kasi, kumbaga, kagaya ni Bruno kasi, si Bruno kasi, shih tzu siya, tapos meron na siyang vaccine. So, kumbaga, protektado na siya. Hindi siya nagkakasakit ng gano'n. Yung mga parvo, yung mga distemper, may protekta siya. Next is, wag na wag nyo silang pagngangat-ngatin ng chinelas. Kasi base sa research ko, dun sa chinelas dumidikit yung viruses. So, halimbawa, yung chinelas ng tao is may natapakan silang virus sa labas. And then, ipinasok yun. Tapos, yung ngat-ngat ng aso nyo, dun nila madalas nakukuha daw yung parvo. Tapos, syempre, huwag nyo silang i-direct contact dun sa mga may parvo ng aso or yung mga object na nahawakan ng mga aso nyo na nagka-parvo or yung mga, diba, kasi pag may parvo, nagaano sila ng dugo, ng blood. So, yung mga yun, kailangan i-disinfect nyo agad yun. And, mas okay kung hindi nyo muna papapuntahin yung ibang aso nyo dun sa lugar kung saan pumupunga ng blood yung aso nyo na may parvo or ano. So, para mailigtas nyo rin yung iba. Tapos, madalas daw yung parvo is nakukuha sa pagdila-dila, ganyan, sa pag-amoy-amoy. So, madali talaga siyang makahawa yung parvo. Actually, yung mga aso ko, kapag talaga may isang nagka-parvo, mahawa na yung iba. Kagaya nun sila Junior, sobrang lukot ko talaga kasi sobrang bilis kahit anong gawin. Kumbaga, hindi na siya nalunasan talaga. Pero this time, i-share ko sa inyo, yung nanay kasi nila si Audrey is gumaling siya sa parvo. So, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung ginawa ko para mapagaling ko siya sa parvo. This is a home remedy, but at the same time, nakailangan din ako ng vet noong time ngayon. Kasi, mahirap talagang gamutin ang parvo. So, ano nga ba yung mga symptoms niya? Base sa nakikita ko, hindi to base sa research, unang-unang symptoms niyan, syempre, tumatay sila ng dugo. So, blood na yung dinudumi nila. Kapag ganun, bilangan nyo rin kasi kapag, syempre, sa tao nga, diba, paglabas ka ng labas ng tugo, masama na talaga yun. So, sa aso pa kaya na, syempre, di naman nila nasasabi yung nararamdaman nila. So, bilangin nyo rin, kapag dumami na, halimbawa, nakatatlo na or what, siguro dapat ipa-vet na agad natin. Pero, yun nga. Tapos, ano pa ba? Syempre, hindi sila kumakain, hindi na rin sila umiinom, tumatamlay sila, pumapayat sila ng mabilisan. Tapos, merong yung sa stomach nila, yun yung madalas napapansin ko sa parvo, may pumipintik sa stomach nila. As in, parang merong bulate sa stomach nila na ewan. So, yun. Madalas, ang parvo, ang nangyayari sa aso, kaya sila namamatay, is, of course, nadidehydrate. Kasi nga, dumi sila ng dumi ng dugo. Tapos, hindi naman sila kumakain, hindi naman sila umiinom. So, yun yung nangyayari kay Aubrey. So, sabi sa parvo daw is damage sa intestines talaga yung madalas na nangyayari kapag may parvo yung aso. So, ngayon, umpisahan na natin yung tungkol kay Aubrey. Kung paano nga ba siya nag-gumaling sa parvo. By the way, si Aubrey lang talaga yung napagaling namin sa parvo. Thankful din ako sa vet sa time na to kasi hindi mo talaga kayang, for me ha, hindi mo talaga kayang i-home remedy ang parvo, lalo na kapag nag-umpisa na silang dumami ng blood. So, sabihin ko lang sa inyo, si Aubrey kasi is anak siya ni Bash. Tatlo sila, si Aubrey, si Tam, and si
Madonna, si Madonna. Sorry, nakalimutan ko kasi medyo matagal na rin yun. So, tatlo sila. Unang nagkaroon ng si Aubrey. Ang nangyari kay Aubrey, tuta pa lang yun ha, siguro 3 months, 4 months pa lang sila. Nakita ko siya, dumudumi na siya ng tuko. Tapos, hindi na siya, di ba, kapag may parbo, hindi na sila umaalis. Parang, pagka-dumi nila ng dugo, nakatayo na lang sila. Yung parang wala na silang lakas. So, parang naiiyak na ako noon, nagsusorry na ako sa kanya, ganyan-ganyan. Kasi nga, walang magawa. Kasi pag parbo talaga, parang, ano na ako doon, hands down na ako na. Hindi ko magagamot to kasi parbo yung sakit. So, ang hirap. Naisip ko naman noon, medyo may pera-pera ako noon. Dinala ko siya sa vet. Kasi ang pinaka ayoko mangyari is yung ma-dehydrate siya. Kasi pag na-dehydrate ang aso mo, is mamamatay na siya. Hindi ako nag-home remedy agad ng force feed, ng tubig, ganun-ganun. Kasi kapag parvo, kahit anong gawin mo, malabo na. Kailangan mo talaga siyang dalhin sa vet para hindi siya ma-dehydrate. So yun, nandun si Albert sa vet. Na, araw-araw namin siyang dinadalaw noon. Siguro 4 na araw siya or 1 linggo siyang nandun. Hanggang sa napansin daw nung nagbabantay sa kanya na umaamoy-amoy na siya ng atay. Tapos umiinom-inom na rin siya ng tubig. So, kumbaga, nalunasan na yung dehydration niya. Hindi na siya madidehydrate. So, after noon, nilabas ko na siya sa bed. And then, hindi naman siya gumaling agad. Kumbaga, nalunasan lang yung dehydration. Naiwasan lang. So, ito yung mga ginamot ko sa kanya na home remedy. Pansamantalang pinakain ko sa kanya, saka pinainom kong gamot sa kanya. So, unang gagawin nyo, ito is nakakuha ko lang din siya sa internet. May nagpasa sa akin para aware daw yung mga far parents sa igagamot nila sa mga parvo victims sa dogs nila. So, una, kailangan bumili ng luyang dilaw, ng egg yolk, tas ng brown sugar. So, mas maganda if i-blender mo siya. Yung luyang dilaw talaga kasi malakas makatamot. Ito yung magsisibing food nila. Yung i-force feed mo sa kanila is ito. So, kasi kumbaga, kung mapapansin nyo, luyang dilaw is gamot na agad siya, diba? Tapos, hahaluan mo siya ng sugar, which is gamot din, and then yung egg yolk. So, paghahalu-haluin mo lang yung tatlo na yon. Ito yung process niya. Of course, hiwain mo na maliliit yung luyang dilaw, ihalo mo yung egg yolk, and then yung honey. Mas better if honey or sugar sa hiniwang luya. Kasi blender mo sila. Tapos, syempre, as a parent, meron ka ng syringe. Diba yung sinasabi ko nga sa inyo sa mga una kong videos, very, very important talaga ang syringe. Kasi yun yung ginagamit natin pang force feed nila ng water, ng gamot, ng pagkain. So, very important talaga sa atin yun. Mas maliit, mas maganda kasi mas magkakasya sa bibig nila. Pag mas malaki kasi, mas napifeel nila na pino-force feed mo talaga sila. So, yun. Every 2 hours mo papakain sa kanila yun. So, 6 to 8 ml. So, kung ang ano nyo is 3 ml. Alam ko kasi 3 ml yung pinakamaliit eh. So, dalawang ganun lagi. Every 2 hours. Kasi wala silang kinakain. So, ano mangyayari pag wala silang kinakain? Di ba, manghihina sila. So, huwag nyo hahayaan na manghina yung aso nyo. Next naman na gamot is yung S&P 500. Kung napansin nyo sa nakaraan kong videos, sinabi ko na kapag nagpupo ng dugo, yung tuta or yung aso, pinapainom ko agad sila ng S&P 500. Kasi nga, malakas yung makagamot. So, yung nangyari nun, gumaling sila. Ibig sabihin, hindi parvo yung sakit nila nun. Siguro sa, ano lang, hindi pa lang sila napupurga nun, ganun. Pero ngayon, kasama yung S&P 500 sa gamot natin sa parvo kasi nga, malakas siyang makagamot. So, kapag puppy, again, half lang. Kapag naman adult na, ano, isang buo na siya. So, ito yung sa isang buong araw na sinasabi ko sa inyo. Tapos, ihalo nyo siya sa tubig. Kaunting-kaunti lang yung tubig. Para kumbaga, yung nando sa tubig na yun is purong gamot lang. Kasi kapag maraming tubig, mahirap ang maano yung gamot. Baka hindi nyo maubos, maiwan pa yung gamot doon sa kakaunting tubig na natira sa syringe, diba? Kasi madalas, kapag nag-force feed tayo, hindi naman natin nauubos, diba? May natatapon. So, kung kaunti lang yung tubig, madediretso mo siya agad sa bibig nila. So, every 8 hours naman yun. Okay? Diba, maglalagay naman ako ng listahan sa uli para hindi kayo mali dito sa mga gamot at saka sa mga pinapakain sa nila. Next, Metronidazole Syrup. So, meron nito sa generika. Nakabili ako nito nun. Pero, mas okay kung hindi generika yung huli nyo. Yung mismong itong pangalan na ito. Para talagang legit siya na makakagamot sa aso nyo. Metronidazole Syrup. 4 to 5 ml every 5 hours naman. So, makikita nyo, may every hour tayo.
kumbaga, hindi natin napapabayaan yung aso natin na ma-dehydrate, na magutom. Tapos, ginagamot pa natin siya. Next, metoclopramide syrup, 3 ml. So, nauuna siya ng 30 minutes doon sa metronidazole. Okay, so, kung ako sa inyo, ako noon, ang ginawa ko noon, nag-alarm kami noon. Kasi nag-alarm kami every 2 hours. Wala kaming, magdamag kami talagang gising nung halos. Kasi every 2 hours mo siya kailangan i-feed. So, every 2 hours mag-alarm ka. Tapos, every 5 hours, papainom mo siya ng gamot. Diba? So, yun. Sorry ko na sa inyo. Kung nalilito kayo sa pagsasalita ko, huwag kayo mag-alala. Ilalagay ko naman yung listahan para hindi kayo malito. So, iyon yung ginamot ko kay Aubrey. Tapos, ang pinaka-advice ko sa inyo, huwag nyo siyang hakayaan ma-dehydrate. Lagi nyo siya i-force feed ng tubig. Kahit, pa isa-isang ml o pa 3 ml every hour. Kailangan kasi nila talaga yung tubig. Kasi parang tao rin yan kapag na-dehydrate, nangihina, diba? So, iyon yung pinaka-advice ko sa inyo. Binigay ko na yung home remedy ng pagkain, ng gamot. Check nyo na lang sa listahan after nitong video, gagawa ako ng listahan. So, iyon lang guys. Si Aubrey ngayon, by the way, kung gusto nyo ng advice sa kanya, parvo survivor na siya and nakapag-anak na siya ng marami. So, anak niya sila Junior. Actually, sila Bilog, sila Tam. Kung naalala nyo sila sa vlog ko. Tapos, ngayon may bago na naman siyang anak si Max. So, talagang lumakas na siya. By the way, nung time pala na nasa vet siya is, alam ko, in-injection na siya ng pampapurga, ng 5-in-1, ganun. So, kumbaga, nagkaroon din siya ng pampatibay. Aba, grabe na naman ang binayang ko sa vet. Para lang ano. Pero yun nga, this time, guys, kapag parvo, ang pinaka-advice ko sa inyo, huwag nyo siya kakayaan ma-dehydrate. Kung feeling nyo, hindi nyo siya kakayanin na mapigilan yung dehydration ng aso nyo, dali nyo agad sa vet, kagaya ng ginawa ko. So, nung napansin ko na, umiinom na ng tubig, medyo lumakas na siya, inilabas ko na siya, saka ko siya hinumrem. So, yun lang, guys. Hopefully, may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to like this video and click the subscribe button below. Bye, guys! See you in my next vlog. Bye!